Kada season, may dalawang players ang binabantayan ng timbang, si Zion at si Luka. May bagong picture si Luka na nag-trending ngayon dahil di umano, inedit at pinotoshop ang picture ni Luka para magmukhang pumayat. Kung si Zion ay hirapan na makalaro kada season dahil bumibigat siya at nagkakaroon ng injury, ibahin si Luka. Pogi na hot pa. Si Luka kada tataba, lalong gumaganda yung laro niya pati yung average. Pero actually, hindi naman mataba si Luka, chubby lang. Ang listed weight niya 230 to 240 pounds. Pero sa report, nung naglaro siya sa Night of the Dragon charity event, ito yung retirement game ni Dragic, ang tinatayang timbang niya noon 280 pounds. Sa mga picture din, pinagbasihan nung katabi niya si Zion na hindi ganong kalaki ang agwat ng pangangatawan nila. Mas malapad lang ng konting tingnan si Luka kay Tatum. Hindi dahil sa malaki ang damit niya, dahil malapad talaga si Luka. Pero parang malabong nasa 280 pounds si Luka. Siguro mga nasa 250 or 270. Ang target kasi ng Dallas every year, ibaba si Luka sa 230 or 240. Sa nakaraang dalawang season na may weight problem si Luka, nag-a-average siya ng 32 points, 8 rebounds at 9 assists per game. Dahil na din sa weight issue ni Luka, di umano, hindi siya nakaka-dunk. Rookie season niya, nung fit pa ang pangatawan, meron siyang 25 dunks. Nang 2024, nakadunks lang siya ng dalawa. Base pa doon, humihina ang stamina ni Luka. Bumabagsak din ang pagiging athletic at yung pagtalon. Ang apektado pa doon yung depensa ni Luka kasi mabilis siyang mapapagod kung didepensa pa siya ng todo after niyang gumawa ng mga play kasi nga siya ang main ball handler ng Dallas. Hindi lang naman si Luka may weight problem sa NBA kasama din si Jokic pero sentro kasi siya, kailangan niya ng pambangga. Pero kung ikaw ang Dallas, alin na mas pipiliin mo? Makadunk si Luka ng marami or kaya ito? So hindi pala 2023 yung may weight problem si Luka, yung 2022. Kada magkakaroon siya ng problema sa timbang, tumataas yung 3-point shooting niya. Last season, second siya kay Steph pagdating sa 3-point field goal made, 284. Lamang lang siya ng isa kay Dante DiVincenzo. Pangalawa din si Luka pagdating sa 3-point made, average nasa 4.1 per game, 38% pa si Luka noon. 16 games na meron siyang at least 6 hanggang 9 3-point shot. Mawala man ang pagiging athletic ni Luka, lalo siyang naging volume shooter sa 3-point area at efficient pa. Nang 2022 season, ito yung dumating si Luka sa training camp na namroblema ang Dallas dahil sa timbang niya. Ito rin ang ikalawang season na may pinakamaraming 3-point shot na nagawa si Luka sa loob ng 65 games, 201. 3.1 per game si Luka noon, pangalawa sa may pinakamataas din na percentage sa karir niya. Si Steph ang may longest streak na naitala na may naipasok na at least isang 3-point shot kada game. Si Luka naman ang 2024 ang unang beses na meron siyang naipasok na at least isang 3-point shot kada game sa regular season. 70 games yun. Kung isasama yung playoffs, 90 straight games si Luka na merong naipasok na at least isa. Naputol lang yun nung game 5 versus Celtics. Kinukumpara pa ng iba na si Luka parang James Harden kapag playoffs. Napapagod, dumihina ang laro at wala din defense. Nung time ni Harden sa Houston, siya ang pangalawa kay Steph pagdating sa 3-point area. Minsan si Dame. Kompleto in papers ang lineup ng Dallas. May dalawa silang sentro na palitan ni Klay Thompson si Hardaway na nag-a-average pa rin naman si Klay ng 3.5 3-point shot per game, 38%. Si Kyrie naman may average na 3 out of 7 per game mula sa 3-point area na mayroong 41%. Tatlong players ang magkakaroon ng combine na 10.6 3-point shot per game next season para sa Dallas. Halos matatapatan nila yung numbers ng Boston Celtics na may pinakamaraming 3-point shot noong nakaraang taon. Nasa 39% pa ang Dallas sa tatlong player. So in papers lang to dahil hindi pa naman naglalaro si Klay para sa Dallas. Kahit malasin si Klay, may Luka at Kyrie pa doon. Dahil bumigat si Luka, hindi siya masyadong pumapasok ng lane at nakakapaglaro siya ng mas maraming game dahil nakakaiwas siya kahit papaano sa injury.